Basta Batas. Live from our Vanguard Radio Network studio in Metro Manila with Attorney Edward Chico and Chan Galvez. In simulcast over 95.9 Big Sound FM Baguio City with Rico John Ferrer. 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela with DJ Piolo. Basta Batas is also heard over the following radio stations: 101.5 Big Sound FM Cabanatuan City, Nueva Ecija; 95.9 Big Sound FM Baguio City; 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela; 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan; 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union; 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya; 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol; 98.5 Big Radio Lipa City, Batangas; 1395 DWM GAM Solano, Nueva Vizcaya; and 1188 DZXOAM Cabanatuan City, Nueva Ecija. This is Basta Batas! Napakadali pong kumuha ng indictment sa Amerika, lalong-lalo na kung ang source mo ay mga polluted sources, katulad nga po nitong mga tumestigo labang kay Pastor. These are former members of the kingdom who have absconded either with funds or minilabag po silang mga patakaran ng kingdom. The federal grand jury indictment was made on November 10, 2021. Bakit hinintay pa po hanggang ngayon kung kailan mag-uumpisa ang kampanyahan para sa national elections, kung kailan inilabas itong poster na? Magandang gabi mga kabatas, inyo pong napanood ng tagapagsalita na si Attorney Ferdinand Topacio, courtesy of TV5. Maraming salamat. Ang araw po ng Sabado ngayon, February 12, 2022, ito po ang inyong Basta Batas. Ang nagpapakilala bilang tagapagligtas ng sanlibutan ay isa na sa most wanted ng FBI sa Amerika. Pastor Apollo Quiboloy, wanted, pero bakit ang DOJ hindi pa nag-i-issue ng warrant of arrest? Karega naman ng mga kandidato o marangkada na pabonggahan, padamihan at pagalingan ng mga pangako. Ang tanong, alin na naman sa mga pangakong yan ang mapapako? Maniniwala ka pa ba o ito na ang katuparan sa pag-asa na ating hinihintay? Mga isyu at batas, ating alamin, natihimayin dito lang sa Basta Batas. Makakasama ho natin ang ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, Ms. Jan Galvez at si DJ Piolo ng Big Sound FM Cagayan Isabela. Magandang gabi sa inyo. It's nice to see you again. Yo, good magandang evening. Gabi, mga batas. Good evening, my gosh, the show must go on. Mga kabatas, we are back live on air kahit nagkaroon ng konting delay. Grabe nangyari sa internet natin. Alam mo kasi kung sino yung kandidato makapag-ayos sa internet. Wala akong pakialam yung bobo ko. yung debate na naawa ko kay VP Lee, di ba? Biro mo ha, on live TV. Ang sama ng kanyang signal. Oh, kinaya ng Ale. Oo nga. Eh, nararamdaman po namin ngayon. Nararamdaman pa rin namin kasalukuyan. Medyo may problema dito. Nananawagan kami sa NBI. Sino po nagsasabotahe sa program? Last week, hindi naman ganito, Attorney, di ba? But anyway, Natatreaten sila kasi nagba-viral na tayo. Dahil marami na nanonood sa atin. Ikaw ay na-okay mo kami diba? Palagi. Parang ikaw yung ano, no? Alin? Lead host dito. Well, anyways, Attorney, ang ganda ng discussion natin ngayon. At saka, very, very interesting. Welcome back, Konsi Rico John Ferrer. Rico! Nice to be back. Anak ng Diyos, hindi ba? Hindi na anak ng siya. Hindi, siya anak ng Diyos. Anak daw siya ng Diyos, oo. Anak ng Tibanglong. Kaya nga, pagka may mga kasong act of God, pwede mo siyang idemanda. Siya ang representative of God. Diba? Pwede. Wanted, Pastor Quiboloy. What say you? Well, unang-una sa lahat, ano, yung kanyang kasong kinakalagpas ay nasa Amerika. So gusto ko lang paliwanag sa mga kabatas natin kasi hindi nila naiintindihan ito. Alam niyo po kasi pag gumawa kayo ng isang krimen o ng isang offense, yung pong korte ng bansa na hahawak nito ay may tinatawag na jurisdiction. Mm-hmm. Yung korte na pwedeng magdinig or pwedeng mag-preside para sa paghahabla doon sa kaso, kung saan mo nagawa yung krimen. So ibig sabihin, kung yan ay ginawa mo sa Pilipinas, kahit ano pang nationality mo, pwedeng Amerikano ka, pwedeng Filipino ka,
Diba? Basta ginawa mo sa Pilipinas yan, Philippine courts will take jurisdiction, will acquire jurisdiction ibig over sabihin, the case. Ibig sabihin, pwede kang idemanda dito sa Pilipinas kung Amerikano ka dito mo ginawa. And in the same vein, kung Filipino ka, igumawa ka ng krimen sa Amerika, ang may jurisdiction dyan, yung mga korte sa Amerika. Kasi nga, yung teritoryo ang nagdedetermina o kung saan mo ginawa yung krimen, yun ang magdedetermine kung sinong korte ang hahawak. Kaya nga, as a general rule, ang mananagot talaga doon sa kasong kinakarap ni Kibuloy, doon sa Amerika. Dapat doon siya bibistahan, doon siya bibigyan ng pandinig. Kaya lang syempre, meron tayong tinatawag na extradition treaty. Mm-hmm. Yung extradition treaty, at alam ko maraming mga kabatas natin ang nakakaalam na nito, mm-hmm. ito ay parang bilateral agreement sa pagitan ng mga bansa. Pag sinabi mong bilateral? Sabihin, sa pagitan ng dalawang bansa, kagaya ng US at ng Pilipinas, na kung mm-hmm. saan kapag ka may mga krimen na ginawa sa Amerika ang mga Pilipino, o may mga krimen na ginawa sa Pilipinas ang mga Amerikano, maaari mong i-request na i-extradite o ipadala yung citizen mo doon sa bansa na yon. Alam mo, kagaya ni Kibuloy, mm-hmm. kung gumawa siya talaga ng krimen sa Amerika, magre-request ka ng extradition treaty para siya ay maipadala at mailagay sa ilalim ng jurisdiction ng American courts. Kasi dito sa Pilipinas, as far as Philippine law, as far as Philippine jurisdiction is concerned, wala siyang nalabag na kasalanan. Correct. Kasi nga, mm-hmm. ang venue, ang may jurisdiction, yung korte kung sa lugar na kung saan mo ginawa ang krimen. In this case, I believe sa Hawaii at saka sa California. So in other words, sa Amerika ito. Uh-oh. So kinakailangan, mag-request sila ng extradition. Alam mo, extradition, mabigat na proseso rin yan. Hindi ba sa inaaresto yan? Which our guest later from the Department niya, of Justice ay ipapaliwanag kung ano yung proseso. At saka I think, Attorney, maganda rin explain Enrico and Piolo sa ating mga kabatas kung ano-ano yung mga examples ng krimen para mag-qualify. May mga tinatawag kasi na extraditable offenses. Mamaya i-discuss ng ating correct, guest. Okay. But I'm sure, I'm very much sure hindi ito buong yung all countries in the world, hindi ba? Hindi, ang alam ko tayo, parang 14 na bansa lang yata yung may extradition treaty tayo. At hindi nga yan ganun kadali. May throughout history, may makikita tayong mga requests minsan na galing sa Amerika na hindi na pagbibigyan. Kasi hindi naman porkit kinasuha ka sa Amerika, yung automatic pwede kang i-extradite. Dapat may ebidensya yan at hinihingi talaga. At ito, mamaya i-discuss ng ating guest. Ala, ito hindi ba sa inaaresto? Kinasapahan ka rin ng petition for extradition sa Pilipinas. Bakit hindi ka basta-basta i-aaresto, attorney? Well, syempre, unang-una, no, kung walang request, wala tayong pakialam. Kasi yung krimen ay ginawa sa Amerika, sa bansa, wala kang ginagawang krimen. So bakit ka aarestohin? That's why malaya siyang naggumagala dito sa Pilipinas, particularly sa Davao. Kasi nga, as far as Philippine laws are wala siyang nalabag na krimen. Wala siyang nalalabag. May nalabag na krimen niya sa Amerika. Yan mga kabatas ha, meron na naman kayo natutunan dyan. Kaya ang mangyayari dyan, hanggat walang request for extradition, wala tayong dapat gawin. Walang karapatan na siya ay arestuhin kasi wala naman siyang nagawang krimen sa Pilipinas. Uh-oh. Ngayon, pag nagkakaroon na ng request, at balido naman yung request, may mga ebidensya, maya i-discuss ang bisita natin, doon palang gugulong yung tinatawag na proseso ng extradition. At yung Department of Justice, nagsasampa sila ng petition for extradition. Oh, nakakita na ako ng ganyang kaso . Ako nakahawak ng kaso ng araw. O mga 10 years ago. Siya naman ay may kaso yata ng drug trafficking sa Guam. Or hindi ko alam kung sa Guam or sa California. Basta may kaso siya. At medyo matagal na kaso na ito. Hindi, matagal. Filipino kasi siya, tapos nandito siya. So, initially, hinawakan ko yung kaso niya, kaya lang hindi ko natapos kasi na-appoint ako sa isang office at that time. Hindi, na-appoint ako na hindi ko na mahawakan yung kaso. Kaya lang parang tumakas na yata siya. Parang nagkahanap na siya. Hindi ko na lang kung ano nangyari. Okay. So, mga kabatas, abangan yung explanation tungkol dito sa kaso sa Amerika. Kasi siya po ay na-include na sa wanted, tama Rico? FBI. Yes, I included na siya sa FBI. Diba? Anak ng Diyos yan. Anak ng Diyos, umayos kayo. Sabi nga ni sino pinagsabi dito? Holy sheep daw yun. Diba sabi niya
sabi niya kaya niyang gawin ang mga bagay-bagay. Pwede siyang maggawa ng ulan, pwede siyang magpahinto ng ulan. Yung ABS-CBN siya nga doon nagpasara, hindi ba? So tingnan natin kung may magagawa ang anak ng Diyos. Nga. Kung malulusutan to ni Pastor Kim. Baka sabihin na naman niya, parang si Jesus Christ siya na pinipersecute. Iba sabi yun. Nga niya, parang si Joseph. Talaga. Oo, yung biblical character si Joseph. Sana parang na lang siyang si Jonah, yung kunain ng balyena. Nilaman ng balyena. Okay. Diba? Now, ang tanong ko, last question, attorney, before we move on. Sa China ba meron tayong extradition? Hindi ko sigurado, pero parang wala yata. Ah, okay. O parang hindi ko nakita. Pero hindi ko sigurado kasi hindi ko naman pinag-aralan ng maigi yung mga bansa na kung saan ay meron tayong tratadong pinasok. Uh-huh. Pero yung bisita natin, sigurado ko alam niya yan. Kasi yung ating pong susunod na guest, napag-usapan po ang China, yung pong mga, may mga ilang nagsasabi kasi na merong isang probinsya, Piolo Rico, sa Norte. Malapit yan sa'yo, sa Isabela. Uy, diba? Lapit neighboring lang, katabi lang. Correct, neighboring province mo, DJ Piolo. Ang sinasabi, attorney, is medyo nag-pivot yata yung isang governor dun sa Cagayan, which is no less than Governor Mamba. Ang kanyang butihin pong asawa, who happens to be a, sa inyo? De Campanillang, abogado. Abogada. Yes, and was the national president din po ng Philippine JCs back then. Uy, ano mo, naging head din siya ng NYP. National Youth Commission. Hindi ba naging ganun ka din? Hindi. Nag-part ka doon, di ba? Hindi rin. May mga activities lang sila na nung bata pa ako, bilang isang youth leader. Wow. Oo, nung youth leader pa ako, ako ay nakabahagi ng kanilang mga aktibidades. Pero okay, laging privado. Hindi naman ako, birang-bira ako nagpubliko. Kasi mahaba ang hair mo. Eh, syempre po, mga kabatas, gusto namin itanong, gusto once and for all, speaking of China, gusto ko na isang tabi mo natin yung usapan tungkol kay Pastor Kibulay. Mamaya babalik po tayo. Mamaya we will drill down on the issue of wanted Pastor Kibulay. Bakit ang Cagayan province particularly, mukhang nagpipivot sa China at ano daw to mga issues tungkol sa mga illegal activities sa province na yon. And ang Basta Batas at ang Vanguard Radio Network is always open to provide avenues for regardless of any political party or individuals kung gusto po nilang magpaliwanag. Nagkataon po na ang unang stasyon ng Vanguard na nasa Norte eh syempre sa Tugigaraw, Cagayan. Yes. Tawagin na natin ang ating bisita for this evening, si no less than attorney Mabel Villarica Mamba. Ma'am, good evening po. O, di ba kakaiba yung tsura niya? Iba ang ngiti ni Mama. Hello, Ate. Hi, attorney. Edward. Good evening. Hi, Rico. Good evening. And of course, I know DJ Piolo. Hi, Mom. Hi, teka muna. Ito ba talaga ang tinitignan sa tinititigan? Diba naman kilala si DJ Piolo? Good evening po, Attorney Mabel. Ma'am, unang tanong po ako Unang-una sa lahat, magkano daw po ang sanlaan ngayon? Kasi Villarica, apelido niya eh. Bago naging ma'am. pangalan na lang sa amin, sa kanila yung phone shop. Attorney, kamusta po dyan ang situation first and foremost dyan po sa Cagayan? Because 2 years na, nakaka-2 years na tayo almost sa pandemic. Yes. Bumababa na no ang cases natin dito sa Cagayan. So we hope that the alert level will also be lowered, no? Kasi ngayon nasa alert level 3 tayo. We're hoping that by February 16, it's going to be alert level 2 or much lower than that. Ayun. I think we're having technical difficulties. Okay, Miss Jen. Miss Jen? Nakamute yung kanyang microphone. Hindi natin siya marinig. Ano? Sabi sa inyo, meron mo. Meron kumute sa akin. Hindi, ma'am. So mabuti naman po kasi I think at the onset of the pandemic, Attorney Mabel, ano po, in-interview namin si Governor Mamba
at marami ho siyang programang nilatag dun sa ginagawa ng Cagayan, yes, ng kanyang tanggapan. So, gusto lang po naming malaman kung natutuloy pa, I mean, patuloy pa rin po ba ito or tinigil na ninyo po altogether? Tuloy-tuloy pa din, ano, as much as possible, kapag merong mga nag-positive na asymptomatic, we suggest that they go on isolation. There are barangay isolation centers. And it's only when they are symptomatic at hindi, ano to, medyo severe, that they should be brought to the hospital. Kasi ayaw din natin na masyadong mapuno ang mga ospital. Pero right now, hindi na siya katulad talaga ng dati, ano, marami pa rin available na beds and we hope na it's not gonna be filled up like before. Yung pong mga economic projects to boost the local commerce, tuloy pa rin ho ba yung ginagawa ni Governor? And I'm sure being the first lady ng Cagayan Province, meron po kayong supportang binibigay. Tuloy pa ho ba? I think namigay kayo ng manok. Rico, John, kala mo ikaw lang ang namimigay sa Baguio. Uh-huh. Excuse me, may nauna na. Tuloy pa rin yung we're going to go on our third round, no, of magsakabataan. Distribution niya na ang mga native chicken. Yun nga lamang, dito kasi sa second batch, maraming nagkasakit na mga manok, ano? Yun yung naging problema ng ilang kabataan natin. Pero magkakaroon pa rin tayo ng third round. At this is a very laudable project that even the Department of Education of Agriculture has recognized it, kasi it's the only one in the entire country, no, na nagpamigay tayo ng mga native chicken as well as vegetable seeds for our students, ano, sila yung mismong namamahala nito. Attorney Mabel, good evening po mula dito sa lungsod ng Baguio. Gusto ho namin malaman sana, ano po ba ang mga major developments na kasalukuyan po nagaganap dyan sa probinsya ho ng Cagayan? So ngayon, since we're on alert level 3, ano, medyo na-lessen yung mga activities natin. Pero since allowed na rin ngayon yung mga alamawa, exercise, yung mag-exercise to go into sports. So yung ating sports complex has reopened, ano? Yun nga lang, limited syempre yung tao dahil nga alert level 3. Pero iniiwasan pa rin natin yung malalaking gatherings, ano? Kasi ayaw natin na magkaroon uli ng surge ng COVID cases dito sa Cagayan. Okay. Ayon. All right. Okay. Syempre taga-Cagayan si Attorney Mabel. Nice to see you again, ma'am. Okay. At syempre naimbang na rin. Yeah, I know, Piolo, nasa Santiago. Katawayan ka na pala. Katawayan, ma'am Bel. Okay. At syempre, magandang gabi na imbang garabi sa mga viewers and listeners ng Big Sound FM Tugigaraw. Makastanga gabi. Okay, welcome, ma'am, sa ating programang Basta Batas once again. Ito, ma'am, tanong ko lang sa inyo, ano? Kayo po ay matapang na haharap, ayan, sa labanan para sa pagka-kongresista, no? I think sa ikatatlong distrito sa province of Cagayan, if I'm not mistaken, ma'am. And bakit po naisip ninyong tumakbo para sa pagka-kongresista? Medyo garbled yung audio. Hindi ko masyadong na-gets yung sinabi ni Piolo. I'm sorry. Ayun! Medyo siguro yung audio kay Ma'am Bel, ano. Ma'am Bel, kayo po ay matapang na haharap ngayon sa labanan para sa pagka-kongresista sa ikatlong distrito ng province of Cagayan sa darating na Mayo. Bakit niyo po naisip na tumakbo bilang kongresista? Sa pagka-kongresista. Actually, may usapan talaga kami ni Gov, no, na as much as possible, there should only be one of us who should be in politics. Kasi it's not easy, no, if there will be the two of us. Kaya lang, minsan may mga dumadating na pagkakataon na we have to accept yung mga challenges that we are facing. Lalong-lalo na if we believe, no, that we have something to offer for our province and especially the 3rd District of Cagayan. And lalo na kapag may nakikita ka na hindi tama na nangyayari at dapat nating maiayos, ano? Diba sabi nga ni Edward Burke, diba? The only way for
evil to triumph, it's for good men to do nothing. So we cannot allow evil to triumph in Cagayan, no? So this is why we offered our candidacy as congressman for the 3rd District of Cagayan. Okay. At baka pwede na rin tanungin sa inyo, Attorney Mabel, ano, kung kaninong partido po kayo tumatakbo at saka bakit? We're running under the Nationalista Party, ano. Uh-huh. Isa sa mga pinakalumang partido. Yung talagang term, all luma. Yes. Oo. Bakit naman? Uh-huh. Nakita mo naman fresh na fresh yung ibig sabihin, isang institusyon. Diba? Na kinabibilangan ng mga bahuhusay na pinuno ng bansa at ng probinsya ng Cagayan. By the way, Attorney Mama, ito po si Attorney Chico ay political analyst and professional stand-up comedian. O, diba? Parang may disconnect din sa dalawang sinabi mo. Hindi, parang magkaalaman. Ay, nako, medyo ano daw. Ma'am, choppy pa po ba kami or malinaw na po? Ayan. Ngayon, medyo okay. Pero kanina nung kay Jen, medyo nag-choppy. Opo, opo. Ganyan din po ang pakiramdam ko pag nagpinasermonan ako ni Miss Jen. Iniisip ko na lang choppy. Attorney Mabel, may tanong ako, no? Medyo controversial ito. Kasi yung mga tao na sinasabi nila, hindi daw ba kayo sumusuporta sa political dynasty sa ginagawa ninyo dahil ang yung esposo ay tumatakbo, kayo din naman ay tumatakbo, at sinasabi nila, why couldn't we democratize access to governance? Why couldn't we allow others to run? Ano pong paliwanag niyo po dito? Actually, totoo yun, ano? Actually, we may mga ibang tao kami na kinausap to run sana for congressman. But then they said to give them time, wag muna ngayon, if ever next time na lang daw sila uli lalahok sa politika. So we were left with no choice. At sa tingin ko kasi, nagiging masama yung dynasty kapag yung pinapakandidato mo, ang tanging kwalifikasyon niya, yung apelyido niya. But siguro in my case naman, napatunayan ko na rin in my many years of service in government and even in the private sector and including in civic organizations that I am more than qualified to run for congressman of the 3rd District of Cagayan. Ayun. Ma'am, nabanggit nyo nga na yung iba kasi ang qualification, apelido lang. Iba nga, mukha lang. Oo, di ba may, like, halimbawa, yung Marcos daw, ganyan, pangalan lang. Aquino, Enrile, hindi ba? Yung mga ganyan pangalan. And really, sa Cagayan din yan. Oh, matagal na panahon nilang hinawakan ng Cagayan. Oh, gusto kong hinawakan ng Cagayan. Yeah, Ma'am, isa pang controversial na binabato sa inyo, I hope you won't mind if I ask this, ako humingi ng dispensa, pero kailangan kong itanong para mabigyan kayo ng pagkakataong ipaliwanag. Itong sa usapin ng China, ay sinasabi nila, kumakampi daw kayo sa bansang China, bakit nagpipivot ang probinsya sa China gayong tayo ay nasa Pilipinas at dapat ang mamahalin ay ang ating bansa at ang mga Pilipino. Paliwanag niyo po ba? Paliwanag niyo nga po ba't nagkaroon ng ganitong kwento? Ano po ba yung context nito? And in the process, may paliwanag din niyo kung ano yung inyong posisyon. Yeah. Actually, my husband was interviewed by, I think, Rappler, ano? Tapos, ang tinanong sa kanya, kasi nagre-request kasi ang military na magkakaroon sila ng live firing, no, with the US military. Live firing here in Cagayan. They want to test all their weapons. Eh, nagtataka kami, bakit dito sa Cagayan? There are 7,100 islands in the Philippines and they chose Cagayan. So ayaw naman ni governor na dito gawin yan. Actually, nagkaroon na dito ng mga balikatan exercises, no? But it's more for humanitarian reasons. And they were allowed to do balikatan exercises. Pero as far as live firing is concerned, that's where the governor refused. And siguro kahit naman sinong gobernador, ayaw din niya na magkaroon ng live firing sa probinsya niya. So yun yung sinabi ni governor. At siguro mali lang yung sinasabi na pro-China. Siguro more of pro-Cagayan. It just so happened that geographically, we are closest to China. And if we would like to open
international trade in the Philippines, the most logical choice as trade partners would be those nearest to us. And that's not only China. It also includes Japan. It also includes Korea and even Taiwan. Taiwan. In fact, as early as the 14th century, there were already Japanese traders here in Cagayan. And Cagayan also has, I think, around 4 Chinatowns. Kasi as early as 14th, 15th century, there were already Chinese traders here. So itong gusto natin na buksan yung Port of Apari, syempre ang tatargetin natin yung pinakamalalapit dito sa ating bansa para maging market ng mga produkto ng Cagayan. Yes. Actually, mas malapit ang Taiwan or formerly known Formosa sa Cagayan, di ba? Pero syempre may one China policy nga na kinikilala ng maraming bansa. Pero nagulat ako sa Cagayan, may 4 na Chinatowns. At hindi lang yun, magugulat din kayo. Kadugtong dati ng land, kasama yan sa land bridge. Kasama sa Sunda Shelf. Taray! May alam! Aralin panlipunan. Okay. Okay. Ma'am, hindi. Nagulat lang sa Chinatown kahit saan meron. Feeling ko sa langit, sa impyerno may Chinatown din eh. Kasi kahit saan meron eh. Hindi ba? Kasi siguro linawi natin para sa kabatiran ng ating mga kabatas, lalo po yung ating mga kababayan sa Cagayan dahil kami po ay napapakinggan dyan sa aming radyo. Ngayon po, napapakinggan kami ng live. Linawin po natin, meron po bang mga investors galing sa China na may investment sa Cagayan? May mga investors po ba na mga Chino na nag-i-invest sa Cagayan ngayon? Hindi ko siya mag-gets yung buong question. Sorry. Linawi pa. Ma'am, may mga Chinese investors ba na nasa Cagayan na nag-invest sa kasalukuyan? Meron ngayon, kasi we are currently dredging the Cagayan River. And it's not black sand mining, ha? Because ito dito pumapasok yung isa pang controversy that I know that you want to ask me, that what is actually happening in Cagayan River is legitimate dredging. What is dredging? It's removing silt from the river beds, pero what is mining? Mining is when you extract mine and you separate it, but there is no separation happening. What is happening is actually dredging, and yung mga siltation na ito, yung pagdi-dredge na ito, this is being done by Chinese investors, and they're also buying it from Cagayan. They are dredging it for free, and aside from that, they're also buying the silt, na nakukuha nila doon sa Cagayan River. They're paying for it, Kaya it's a win-win situation actually, dahil we have to. Ayan, si ma'am. Naman. Nawala si Attorney Babel. Sa tingin ko, it's on her end kasi malinaw naman sa atin, hindi tayo naglalaro. Okay, pero very quickly before we, sana makabalik si... Para naman makapag-ano tayo sa kanya, makapag-thank you. Ay, okay. Sana makabalik si Attorney Mabel Mamba. Pero mga kabatas, don't forget, lang po kayo, like and subscribe sa Basta Batas Facebook page and of course sa aming YouTube channel. Yung mga tanong po na gusto nyong balik-balikan, mapapanood nyo ho yan sa YouTube channel ng Basta Batas na in-explain Attorney Edward Chico. And hashtag Basta Batas para sa mga gusto ng 150 pesos load courtesy. Parang tayo yata yung pinakamalaking nagbibigay ng load, Kasi sa iba pa, tayo, binawa natin. 150. Dalawa naman yung manatalo. So, 300. Ayan na si Attorney Mabel, ma'am. Attorney Mabel, malino na po. Naririnig niyo po ako. Okay. Yeah, ma'am, ang tanong ko lang, may mga nagpapatanong, ano daw po ang business ng mga kasama nating in-check? Or mga Chinese sa Cagayan. Bakit sila ang nakikibahagi dito sa dredging? Ba't daw hindi ibigay sa kapwa Pilipino? And of course, mag-lag na naman. Mag-lag ulit. Mag-lag ulit. Oh my gosh. Oh, what's going on? Gusto ko yung pagkaka-what's going on mo, DJ Piolo. Anyways. Ma'am, narinig niyo po yung tanong ko. Ayun. Hindi eh. Ayan. Ayan.
Okay. Attorney. Ako, ma'am, ulit. Ngayon, narinig niyo na po ako, malinyo na po. Naguguluhan sila sa atin. From all the days. Pero siguro para po sa Attorney Mabel, sa ating mga listeners at saka sa mga viewers ng Basta Batas. Ma'am, meron po ba kayong mensahe tungkol dun sa mga nagbabatikos po sa inyo? Tungkol nga doon sa sinasabi nilang may kesyo, may illegal mining daw, nakikinabang daw ang mga cheat mga nasa mga Chinese, ang inyong government, at ang inyong pamilya. At saka kayo daw mag-establish ng political dynasty matapos tanggalin ang Enrile sa Cagayan. Anong masasabi niyo dito, Ma'am Attorney? First of all, I think it's unfair to compare us to the Enriles because we are not corrupt and we have always served our town and the province the best way that we could. Wala kaming SOP, wala kaming 23%, wala kaming 30%, kahit 1% na SOP, wala. At nakita talaga yung pagbabago na nangyayari ngayon sa Cagayan ever since the governor became governor. And I think as far as a political dynasty is concerned, it's also unfair to say na I am not fit to run just because I share the same family name as my husband. I think I should be judged based on my own qualification, based on my educational background, and based on my achievements. Third, regarding black sand mining, there is no black sand mining happening in the Cagayan River. What is happening there is dredging. But some people really just want to spread lies. Siguro ayaw nila talaga na umunlad ang Cagayan at gusto nilang manatili na mahihirap ang tao dito. Pero maliwanag na ang pagnanais natin na madredge ang Cagayan River ay upang mabuksan ang Port of Apari at maibsan ang pagbaha, hindi lamang sa first district, kundi maging sa second at third districts ng Cagayan. At kung may nangyayaring black sand mining dito, dapat ang sumagot talaga dyan ay ang mayor ng Apari dahil siya yung pumirma doon sa offshore mining. Itong offshore mining kasi na ito, ang permit na ito ay galing sa national government. At tinatanong dito ang local government muna, no? The local government of Apari, kung pumapayag sila. At noong vice mayor noon, ang mayor ng Apari, pumirma siya, pumayag siya sa offshore mining. At si Governor Mamba ever since has been against offshore mining and black sand mining, and our stand against black sand mining has not changed. So siguro ang dapat natin ngayong tanungin tungkol sa black sand mining ang mayor ng Apari na si Brian Chan. Ayun, oo. Ma'am, sinasabi po ba natin, ma'am, na itong mga intriga, controversy na binabato sa inyo ay entirely politically motivated? And if your answer is yes, eh kaninong kampo galing yung mga lintik pangalanan na mga niya, yung mga batikos niya, pangalanan na natin, ma'am? Papangalanan ko talaga, no? Yun. Galing yan doon sa... Ito. Papangalanan ko talaga, galing yan doon sa kalaban ko, no? Yung incumbent congressman, Jojo Lara, kasi pinagalitan kasi siya ni governor, no? Dahil isa siyang contractor. Tapos nag-e-SOP siya. So pinagalitan siya. Instead na sabihin niya na aayusin niya yung trabaho niya doon sa kalsada, ang ginawa niya, pinatakbo niya yung asawa niya para gobernador. So nauna sila na tumakbo, no, para governor, congressman. Eh siguro naman, hindi naman kami pareho ng katayuan. Kilala ako ni Jen. Alam niya kung saan ako nagmula. Alam niya kung na ako yung kauna-unahang female national president ng JCI Philippines. Siguro hindi naman ako pagkakatiwalaan ng buong Pilipinas kung wala din naman akong ibubuga. At siguro pwede ko rin ipagyabang na nakapaglingkod ako ng apat na Pangulo ng Republika ng Pilipinas simula ng panahon ni Pangulong Estrada, Pangulong Arroyo, Pangulong Aquino at maging kay Pangulong Duterte hanggang Disyembre 2016. Hindi naman siguro magtitiwala sa akin yung apat na Pangulo ng Republika ng Pilipinas kung hindi ako mapagkakatiwalaan ng aking distrito, no, na nais kong paglingkuran. Yeah. Ma'am, may mga kinakaharap po bang kaso ang pamilyang Mamba?
Meron po bang mga naisang pangkaso po laban sa inyong pamilya, laban sa inyong asawa o laban sa inyo? Cyber libel against my husband. Finailan siya ni Senator Enrile ng cyber libel kasi tinawag niyang plunderer si Senator Enrile. Pero alam naman nating lahat na may kaso talaga siya ng plunder at nahatulan talaga siya ng korte. Oo. Mayroon kalaban si si Senator Enrile. Kahit tumagal yung kaso, okay lang sa kanya. Bakit? Kaya abutin niya pa yun eh. Pero, may tanong lang po ako no na siguro gusto ko lang din pong linawin, ma'am. So malinaw, wala pong kasong na isang pa sa inyo maliban din sa kaso ng cyber libel. So walang kaso ng pagnanakaw, kaso ng korupsyon na naisampa laban po sa pamilya ninyo. Ayun. Kaya siguro hindi natin attorney Mabel. Internet na to. Pero gusto ko yung mga hirit niya, mga sagot ni attorney Mabel. Oo nga. Kaya lang nakakunis ang ating signal. I think it's about time na... Siguro, namuling salita na lang po, ma'am. Gusto po namin kayong interviewin. Kaya lamang po ay... yung internet natin. Ng ating pong internet signal. Ano pong mensahe niyo po sa ating pong mga kababayan po diyan sa Cagayan? Ayan, nawala na. Pero mga kabatas, nililinaw ko lang po yung pong opinion po ni Attorney Mabel ay opinion niya po hindi po yan na necessarily opinion ng ating programa o ng Vanguard Radio Network. At welcome po dito si incumbent Congressman Lara ng Cagayan Province para magsalita tungkol sa mga nasabi nga. Para magpaliwanag. Sisikapin po namin makipag-ugnayan sa kanya para mabigyan din siya ng pagkakataon po na maipaliwanag din ang kanyang panig. Yan ang ganyan. Ang basta batas. Patas, di ba? Para makasalit si Attorney Mamba before tayo mag-CBB, di ba? Very straightforward sumagot. In fairness naman po, mahusay siyang sumagot. Dapat ganyan yung mga ini-interview natin, di ba? Walang sablay pagdating sa tanong. Okay. We are still... Piolo, kamusta kayo dyan sa... Ay, babakay niyo rin dyan. Nawala na yung bed natin and all. Okay ba kayo? Hindi ito talaga, pagka nag-enjoy kami sa atin. Okay, may mga kabatas ha. Wanted, Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos, sabi daw niya. Siya po ay wanted sa Amerika, sa FBI. Nakasama siya sa FBI Most Wanted List. At tatanungin nga po natin kung ano ng update tungkol dito sa kaso na to. Nag-request na ba ng extradition ang Amerika? Rico John? Yes, okay. At mukhang talagang may problema yata ang internet sa panigo ni Attorney Mabel. Kaya pag ako... Sige, go ahead, Rico John. Alright, so mga karagdagang issue po at batas, ha, alamin po at hihimayin natin yan dito lang sa Basta Batas. Updated ka ba sa mga issue ng bayan? May kinalaman ba ang issue sa batas? Samahan ng seryoso pero kwelang usapan tungkol sa mga issue at batas dito lang sa Basta Batas tuwing Sabado, alas 7 ng gabi. Suportahan ang Basta Batas by liking us on Facebook. Just go to facebook.com/bastabatas sabay press ng like. Ayun o, attorney o. Umiinom ako ng tubig. Huli! Nakakuloy ako. Asensya na po. Huli. Inom muna, attorney. Gusto ko lang dinawin na kayo ay nandito pa rin sa aming malaganap na programa mula Apari hanggang Hulo. Pagdating sa Facebook at YouTube na kung saan napapanood nyo kami ng live. At syempre, no, napapakinggan nyo rin kami ng live sa mga sumusunod na Vanguard Radio Network stations. 101.5 Big Sound FM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.9 Big Sound FM, Baguio City. 95.3 Big Sound FM, Cagayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. 98.5 Big Radio, Lipa City, Batangas. 1395 DWMG AM Solano Nueva Vizcaya and 1188 DZXO AM Cabanatuan City Nueva Ecija.
And ayan, we are proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Yon, attorney. Oo, member ako ng KBP. Gusto ko lang linawin. Teka lang, sandali. Oh my gosh, bago mo introduce ang ating ano susunod yun? Na guest. Mga kabatas, pakinggan nyo. Lagyan mo ng konting bed, attorney. Teka lang, sandali. Ano kapit lang tayo. Sandali. Kapit lang. Announcement, mga kabatas. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ay kinukongratulate po si Attorney Edward Chico. Para saan? Siya na po ang bagong-bagong miyembro ng legal team ng KBP. Oh, diba? Palakpakan natin. Sabi sa akin ng KBP, dito ka lang bata, payayamanin kita. Sobra talaga. But seriously, I'm so proud to be part of the legal team of KBP. Congratulations. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, pinag-uusapan nga natin itong tungkol sa anak ng Diyos, allegedly, ha? Anak ng Diyos na walang iba kundi si Pastor Kibuloy, ano? Sinasabi ng kanyang abogado, this is politically motivated. And to a certain extent, inuugnay pa daw ito kay Pangulong Digong. You being a political analyst, ano sa tingin mo, Tom? Well, syempre, sa bandang huli, ano, ang problema kasi kapag meron kang kasong kinakaharap, eh napakahirap sabihin na politically motivated ito, maliban na lamang kung meron kang hawak na ebidensya na magsasabi na una, yung kinakaharap mong kaso ay wala talagang basihan, pangalawa, may ebidensya ka para ipakita na wala talagang basihan yon, at pangatlo, may ebidensya ka para ipakita na meron talagang sabuatan para ikaw ay ibitin. Correct. Sa usapin ng politika. But at the end of the day, syempre, it is an existing concern na kinakailangan niyang harapin. Kaya yung bisita natin ngayon, natutuwa ako, kasi bibigyan niya tayo ng pagkakataon para maintindihan itong kasong kinakaharap ni Pastor Kibuloy. May magandang jet ito, di ba? Oo. Ang daming pera nito. Ano, pera niyan, gumugulong daw yan sa salapi, allegedly. Wow. Pero yung jet, totoo. Totoo ba yun? Oo, totoo yun kasi sumasakay nga siya doon eh. Pero yun yung bisita po natin. Siya po ay ating pong kasalukuyang Chief State Counsel ng Department of Justice. Chief ito, ha? Ibig sabihin, mataas ang rank nito. Parang ikaw malapit na. Oh, sa hindi, I mean, hindi, in the future pala. Ako ano lang, chief. C-H-E-F-E. Napaka-humble mo talaga, attorney. Ganun talaga tayo, hindi ba? Pero totoo yan, ako po'y madali po akong paligayahin. Hindi magastos pa ako isumaya. Pero ang bisita po natin, of course, is the Chief State Counsel po ng DOJ. At isa po sa pinakamahusay at pinakamatalinong representante po ng kagawaran para magpaliwanag ng mga bagay-bagay tungkol sa kinakaharap ni Pastor Kibuloy at patungkol din po sa usapin ng extradisyon. Wala pong iba kundi si Attorney George Orta Duterte. Ayan. Magandang gabi po, sir. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat at ganun din po sa inyong mga tagapakinig at sa mga manonood po ninyo. At the second pa lang po ako. Wala po. Second pa lang. Second. Sorry, oo. Dapat tinawi natin yan, oo. Pero the bakit second. Siya, di ba? Pero bakit si Tirso Cruz the third, pero peep? Gila po. Pero Attorney George, ha, nagulat kami, batang-bata pa po pala kayo. Oo. Oo nga. Salamat po. Oh, sa batang edad ang taas niyo po nang naabot niyo. Samantalang ako po nagpapatawa lang. Ako stand up comedian lamang. Analyst and professional. Hindi, pero sir, balay marami kang followers sa Musta Attorney. Good ka. Member po ba kayo, Attorney George, ng MA po? Opo, pinanonood ko yung mga video doon, nakakatanggal ng stress. Ay, yung mga awayan doon. Ay, yung mga TikTok videos, yung mga politika dyan. Ay, sandali, bago tayo mag-conduct ng interview. Sir George, sinong paborito nyo doon? Siyempre ako. Wow. Una, sabihin yung nakakahiya. Attorney George, diretso na po tayo, no? Kasi binabati ko sa DOJ ngayon kasi may usapin na para daw walang ginagawa ang DOJ concerning dito sa kaso kinakalap ni Pastor Kibuloy. Paliwanag nga po natin, ano po ba ang status at bakit para tilang wala pang ginagawang hakbang ang DOJ? Kung ang binabanggit niyo po ay yung kaso niya sa Estados Unidos, wala po talaga tayong pwedeng gawin dito sa Pilipinas dahil nasa Amerika po yung kaso. Mm-hmm. Ang pinakamalapit po kasi dyan, yung kagaya po ng mga natatanong sa akin itong mga nakaraang araw, yung konsepto ng extradition. Ayun. Yung po bang kanyang kinakaharap na kaso sa Estados Unidos ay
matutuling na isang extra title offense? Mahirap magsabi ngayon ano Edward no, kasi pagdating sa amin ng request niya kailangan naming aralin. So while binabanggit lang na sex trafficking, labor trafficking, kailangan pa rin natin kasi tingnan ano ba ang batas nila sa Amerika. No? Mm-hmm. Ano ba ang masasabi natin na mga acts, yung mga ginawa ni allegedly ni pastor na masasabing paglabag doon sa kanilang batas. Tapos saka natin titignan din sa Pilipinas kung yung bang mga ginawa niya na yon ay labag din sa ating batas. Kasi kaya hindi natin basta pwedeng panghawakan lang yung pangalan, ano? Kasi lalo na ikaw, Attorney Edward, no? Ikaw ay isang abogado. Very technical ang mga crimes natin, ano? So kailangan natin tignan kung na-meet yung mga elements. Siguro attorney, pwede po bang attorney George Jen Galvez po ito. Paano ho ba ang proseso ng extradition very very briefly para maintindihan po ng ating mga kabatas? Oh, kasi mission sinabi na nga ni attorney na hindi ito automatic, hindi porket dinemanda ka alleged sa Amerika ay gagawin agad ng action ng DOJ. Oo nga po, yun nga ang problema natin attorney George. Ang expected po ng mga Pilipino, ayan na, huli agad kasi wanted na. Sa social media may nagsasabi diyan ba't hindi pa raw ina-arrest. Maliwanag nga po natin attorney George. Ano po ang proseso? Oh, lumalabas tuloy inutil ang DOJ, which is very much unfair because ang reputation ng DOJ under the leadership of Secretary Guevara eh stellar so far. Oh, kaya ipaliwanag nga po natin. Sir, ano ang sa maikling paliwanag, ano ang proseso? Sige po. So wala po kaming pwedeng gawin sa ngayon hanggat hindi po namin natatanggap yung request. So magsisimula po yan sa US Department of Justice. Magre-request po sila pero padadaanin po yan sa tinatawag natin na diplomatic channel. So US DOJ, ipadadala po na yung request nila sa US State Department. Kasi yan po ang parang DFA nila doon, ano? Then, US State Department, papunta sa US Embassy dito sa Manila. Then, papunta sa ating Department of Foreign Affairs. Pag-aaralan po yan ang Department of Foreign Affairs kung nasunod po ang nakasaad sa batas natin. Meron po kasi tayong extradition law. At titingnan din po kung nasunod yung ating Philippines-US extradition treaty. Kung sa evaluation po ng DFA, maayos po lahat, ipadadala po yan sa Department of Justice. Kami po, magagawa rin kami ng sarili naming pag-aaral. I-evaluate po namin. Ngayon, kung we find merit, no? Tingin namin, may merit po yung request, saka po kami magpa-file ng tinatawag natin na petition for extradition sa korte. So dadaan po ito sa husgado. So yun po ang brief na proseso. So, ibig sabihin, hindi ito automatic na aarestuhin, magkakaroon pa ng petisyon na didinggin ng RTC. Which I'm sure it will take years, tama ba, Attorney George? Gaano po ba katagal kadalasan pang extradition na cases po? Napakahirap pong sagutin yung tanong na yan. In the same way, Attorney Edward, no, sa practice natin noon, no, hindi natin masabi pag tinatanong tayo ng kliyente natin, gaano po katagal aabutin ang kaso na to, Attorney. So, ganun din po ang extradition. O pwede so, hindi natin masabi. Ilang taon, apo. Depende po yan sa mga, no? Yung respondent din, o yung subject ng extradition. Kung gaano niya patatagarin minsan dahil kung lahat na lang ng maliliit na bagay, kukwestiyonin niya, o pwede po itong makaabala. Ayun, yung tawag doon, inordinate delay, di ba? So may mga delaying tactic. And if I'm not mistaken, tama po ba, Attorney George, na ito'y appealable pa sa Court of Appeals at pwede pang i-diretso ng certiorari sa Supreme Court? Oh kaya gosh, mahabang panahon po talaga ang bibilangin. Tama po ba yon? Oo, wala pong special rules ang extradition, ano? Yeah, so no? In practice po, parang ginagamit na lang natin yung ating rules of court. So mula po sa RTC, yung usual po is yung parang ordinary appeal, no? Applet sa Court of Appeals. Tapos from Court of Appeals, re-reviewin po ng Supreme Court. Tama po kayo at meron po kami naging experience. Nakaabot na po sa Korte Suprema, di ba, Attorney Chico, ang execution niyan dapat sa trial court. Opo. No? Marami na naman pong inilalabas na issue during the execution na lang sana. So umakit na naman ang Court of Appeals, umakit na naman ang Supreme Court. Sir, Attorney George, sa karanasan ninyo, ilang taon ang pinakamahaba na nasaksihan at nakita ninyo na proseso nitong extradition na ito? Ang alam ko, mayroong nakapending ngayon na mahigit ng 10 taon.
Ayun, oo. Mm-hmm. Ito, isa dito yung kinukwento ko sa inyo na umabot na ng Supreme Court na ibaba na dapat dyan, i-execute na sa RTC. May mga kinwestiyon na naman. Kaya umabot na naman ngayon sa Supreme Court. Naka-pending ngayon. So may matagal na po yun. May 10 taon na po yun. At hindi pa tapos. Pending pa. Grabe, no? So, posible po, Attorney George, na umabot sa ganun katagal yung proseso ng extradition case na file ng DOJ ng Amerika. Kaya Pastor Kibuloy. Which, by the way, mga kabatas, ang kaso na isinampa sa kanya sa Amerika ay, I think, sex trafficking. Tama po ba, Attorney George? Parang ganun po yung mga naririnig ko eh. Meron ang nababalita kasi is sex trafficking. Sir, meron na po bang formal request coming from the US na ipinadala sa ating Department of Foreign Affairs sa pagkakaalam ninyo? Wala po kaming alam. Opo. Sa DOJ po, hindi po. Wala po kami natatanggap. So wala pa. Ang isang, Attorney Edward, ang isa kasi sanang magandang practice dyan sa extradition, bago pa mag-file ng request, mag-uusap na yung dalawang central authority. Ang dito sa kaso na to, ang central authority ay US DOJ tsaka Philippine DOJ. Alam mo na yung gumagawa ka ng draft, tapos informally ipadadala mo na anong comments mo. No? Pati mga ebidensya po, ano, na kailangan. Yes, oo. Para pag pinadala yung formal na request, may iiwasan yung i-deny mo o kaya kulang ng ganito, kulang ng ganyan. No? At or at least nami-minimize kung hindi ayun, na iiwasan. Pero even that, wala pang nangyayari ngayon. Although, hindi naman yung required sa ating batas at sa ating treaty, yung parang may informal consultation. Nagiging mong practice lang yun. Sir, maraming nagsasabi, hindi daw kaya ba tumatagal dahil malapit si Pastor Kibuloy kay Pangulong Duterte and somehow nakaka-wield ng influence sa DOJ na to act on it? Wala po kaming pwedeng aktuhan dahil wala pong request. Hindi ko po alam. Magsisimula po yan sa US. So kung meron pong, kung yung mga kababayan po natin, kung meron silang dapat i-pressure, hindi po yung DOJ, hindi po yung Pilipinas, kung hindi ang Amerika. Amerika. Kung gusto nilang makulong na si Pastor, sabihin na sa Amerika, hindi, mag-file na po kayo para tumakbo na yung proseso. Bago ko po ipasa sa mga kasama ko, no, may nagpapatanong din, bakit daw hindi pa inaaresto? And if so, pwede ba siyang arestuhin kapag may naisang panang petition for extradition? Diba? Kasi natatakot sila, napaka-influential daw allegedly at napakayaman daw allegedly, baka daw tumakas, baka daw magtago. Masayang lang daw yung pagod ng DOJ. Okay. Tungkol sa pag-aresto, ordinarily po, kailangan ma-file muna yung petition for extradition. Kapag nasa korte na po yan, yung usual, dadaan sa proseso yan, pwedeng mag-issue yung court ng warrant of arrest. Saka po siya aarestuhin. In fact, ang konsepto po ng bail, no, yung piyansa, Attorney Chico, Jenny, and yung mga kasamahan ninyo, bail is not a matter of right sa extradition. So, purely discretionary po yan sa husgado kung palalabasin po niya. Ngayon, so ang sinabi ko, kailangan magkaroon ng extradition petition sa korte muna, no? Saka tayo magre-request ng warrant. Pwede ba siyang arestuhin bago pang magkaroon ng petition for extradition sa korte? Pwede po, may posibilidad. Magre-request lang sa amin ang US DOJ ng tinatawag natin na provisional arrest. Okay? Gano'n po katagal ang provisional arrest na yan? Pag inaresto siya, gano'n po siya katagal na mananatili sa kulungan? 60 days lang ang maximum under our treaty. Ayun. So, kailangan, kaya nga, pag nag-request ka ng provisional arrest, somehow dapat ready ka na mag-file ng extradition. Kasi within 60 days dapat ma-file mo yun, otherwise pakakawalan. Pero ano yan ha, kahit naman pa yung 60 days, ang epekto lang naman palalabasin. Hindi ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-file. Pwede pa rin, matutuloy pa rin yung proseso. Okay. Attorney George. Attorney George, magandang gabi po mula dito sa Baguio. Si Rico dyan po ito. So, hi, Rico. Attorney, ano po yung immigration lookout bulletin order at para saan po ito? Okay. Ini-issue po yun ng Secretary of Justice. Ang purpose na po talaga niyan is monitoring. Yung paglabas po ng tao. So, pag ikaw ay nasa inisyuan ka ng immigration lookout bulletin,
pagdating mo sa, di ba, paglalabas ka ng masa, dadaan ka ng immigration, ano? Makabala ka lang ng konti. I-interviewin ka, alamin, ano, saka ba pupunta, anong ganyan. Kasi nga, mamonitor lang yung paglabas mo. Okay? Strictly speaking, hindi ka pwedeng pigilan na lumabas ng bansa. Kapag kung meron ka lang yung lookout bulletin na tinatawag. Kasi some years ago, dineclare na ng Supreme Court yung na unconstitutional yung isang circular ng Department of Justice. Okay? Panahon pa ito ni Pangulong GMA noon, ano, nung na-issue ito. Noon, nag-i-issue ang Department of Justice ng watch list tsaka hold departure order. Sinabi ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ng Department of Justice na pigilan ang pag-alis ng isang tao sa kapag walang batas na nagbibigay sa kanya nito. At dahil walang batas, hindi niya pwedeng pigilan. Kaya alam nyo, because of that decision, there was an attempt actually na magpasa ng batas. May draft pa nga kami noon, authorizing the Secretary of Justice to issue what we call temporary travel restriction order. Parang hindi hold departure ang pangalan. Pero ganun din yung effect niya, no? For a limited period, hindi ka pwedeng makalabas pag meron. Kaya alam ko, ano po nangyari dito sa panukala? Ayun. So right now, as we speak, korte lang talaga ang pwedeng makapagbigil sa pag-alis ng isang tao. May isang tanong dito, Attorney George, isingit ko lang, ha. Kung sakali, sabi ni Valentun, kung sakali po natumakbo daw si Pastor Kibuloy sa Russia, bakit naman alam mong sa Russia? Walang extradition treaty doon. Kung saan walang extradition treaty ng US, pwede po bang magpadala ang US ng mga arresting officer sa Russia para po arestuhin si Pastor? At saka meron din pong sinabi din dito, yung daw, sabi dito na kapag daw ba naungkat yung mga kaso, pwede pa ba daw siyang kasuhan yung mga before? Valid pa rin daw, sabi ni Quincy. Yung mga reklamo na pang-abuso laban kay Pastor Kibuloy. Ang sinasabi yata nung tanong Attorney George, ang tinatanong niya, kung dito sa Pilipinas, yung mga dating kasama ni Pastor Kibuloy ay magdedemanda sa kanya sa mga ginawa niyang halimbawang pagmamalupit or pang-abuso, pero years ago na, sinasabi niya, tinatanong niya, balido pa din po ba yan? So kasi may mga miyembro ng simbahan niya po, Attorney George, na nagbigay ng interview at nagpahayag sila ng mga paglabag daw sa batas, allegedly, no, reportedly, ni Pastor Kibuloy. But a lot of these allegations took place a long time ago. So tinatanong nila, pwede po pa ba yung buksan at maaari bang katulungin ng DOJ patungkol sa bagay na yan? So dalawa po yung tanong. Yung isa, kung pumunta daw po ba sa Russia, pwede pa rin siyang pilitin ng Amerika na maipadala sa kanila. At pangalawa, paano yung mga local cases na nangyari noon pa, maaari pa bang isang pa? Okay. So, yung sa unang tanong, hindi kaya masasagot with authority, no? Dahil hindi ko alam ang batas sa Amerika at sa Russia. Although, ang general na concept ng extradition, dapat mayroong treaty. At least, from the Philippine point of view, no? Kapag walang treaty, we cannot extradite. Wala. Yung treaty ay pwedeng bilateral, meaning dalawang bansa lang kayo, or multilateral. Yung bang marami kayong bansa na pumirma doon sa tratado. Ngayon, kung nasa Russia si Pastor Kibuloy, gaya sinabi niya, wala silang extradition treaty. Hindi ko yun alam, no? Pero kung wala silang treaty, hindi ko alam kung ano magiging basihan para i-extradite si Pastor Kibuloy. Kasi posible na mayroong mga multilateral treaties na party ang Russia at Amerika. Pwedeng yun na maging basihan. So, in short, hindi ko masasabi with authority dahil ibang batas na yan. Batas na ng ibang bansa yan. Doon sa pangalawa naman din yung tanong, kung wala pang nasampang kaso sa Pilipinas, depende rin sa kaso at depende kung gaano nakatagal. Kasi mayroon tayong mga tiyatawag na prescription ng crimes or ng offense, no? Kapag nagawa na isang krimen, dapat kasuhan mo siya within a certain period of time. Ngayon, so ngayon, kailangan natin alamin ano ba yung alleged na offense, kailan ba yan nangyari,
para malaman natin kung nag-prescribe na ba, kumbaga pumaso na ba, no, yung pag-prosecute natin. Yun. Okay. Alright. At may katanungan din ako sa inyo, attorney, ano? Gusto ko lang po itanong sa inyo kung labag ba sa karapatan ni Pastor Kiboloy ang paglabas ng kanyang larawan sa FBI's most wanted list, na hindi pa naman daw napapakinggan yung kanyang panig, attorney? Opo. Again, patakaran po kasi yan sa sa Amerika, no? Hindi ko po alam kung lahat ng mga high profile cases nila o yung mga kinakasuhan nila na mabibigat ang hinaharap, naglalabas sila ng ganyang larawan. Pero hindi lang siguro po ito ngayon nangyari na may mga pagkakataon na rin sa nakaraan, no, na naglalabas sila ng litrato. At laging issue yan, no? kahit nga dito sa local, di ba, sa dyaryo, no? Isa, naglalabas tayo ng mga empleyado natin na may ginawang kalokohan sa kumpanya, no? So, lagi siya nagiging issue. Oh. Mm-hmm. Alright. Attorney, may follow-up lang ako. Yung FBI, pwede pa makipag-ugnayan sa Interpol at para dun sa warrant kung sakasakali man para dito sa Pilipinas? Warrant na inisyo ng US Court? Opo. Okay. Siguro baka malapit dyan yung sinasabi mo na parang red notice. Red notice. So, posible siyang maaresto pero hindi siya siguro ma-detain for a long time at hindi rin siya pwedeng dalhin sa Amerika. Otherwise, para natin sinisircumvent yung extradition law na ayon sa ating batas, pwede mo lamang i-extradite ang isang tao kung mayroong tratado. Yeah. So, meron tayong Philippines and US Treaty. So, pwede bang i-extradite? Yes, pero dadaan ka sa proseso. I don't think po pwede yung basta red notice lang. Lalo na citizen siya na Pilipinas. Alright. Attorney George Orta II, Chief State Counsel ng DOJ. Sir, thank you for your time with us. At sana po, hindi po ito yung huli na makakausap namin kayo for more updates mula po sa Department of Justice. Your message po sa ating mga listeners and mga viewers, Attorney George. Rico Jan, okay. So, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin upang maipaliwanag itong konsepto ng extradition. At malinaw din namin na ang Department of Justice ay hindi muna makakakilos hanggat hindi kami nakakatanggap ng formal na request from the US government na para ma-extradite si Pastor Kiboloy. At tinitiyak po namin sa inyo, no, sa ating mga kababayan, na kapag natanggap po namin ang request, gagawin po namin kung ano po ang nararapat. Susundin po namin kung anong nasa batas, susunod po kami sa tamang proseso. At gusto namin siguraduhin po sa lahat na mananaig po yung katarungan dahil ito naman po para po sa lahat. Hindi lang po ito sa mayaman o mahirap o kilala o hindi. Kaya sana po kung meron man pong may mga pag-aalinlangan o yung mga nagsasabi na bakit wala pang ginagawa ng departamento, sana po sa pagkakataon binigay sa amin ito, naunawaan po ninyo ang mga side po ng Department of Justice at yung Philippine government in general. So, salamat po. Apo. All right. Maraming salamat, Attorney George Orta II. God bless you, sir, and stay safe. Okay, sige. Salamat, all right, mga, po.
Alright. Mga kabukas, yan po ang ating nakausap si Attorney George Ortha II. Ito naman ang ating DJ Piolo. Go ahead. Pero siyempre, bago yan, DJ Rico, ang mga kabatas natin, don't forget sa mga nagko-comment sa ating Facebook Live ngayon, and don't forget na i-hashtag po ang hashtag Basta Batas sa mga nagko-comment at sa mga may mga questions and mga shoutout. Once again, hashtag Basta Batas. Okay, pero siyempre mga kabatas, dito muna tayo sa... Ayun nga, sa updated ka ba sa batas? Updated ka ba sa batas? Yeah. Yun, ikaw na lang. Okay, eto nga mga kabatas, sa ating updated ka ba sa batas, yung House Bill number 10698, or Senate Bill 2124 or 2124, known as the Sanggunyang Kabataan Act, mga kabatas. At eto ha, pirma na lang ng Pangulong Duterte ang iniintay para maisabatas ang pag-amyenda sa Sanggunyang Kabataan Act of 2015. Okay, para mas malinawan tayo, Attorney, ano yung update dito sa House Bill na to, Attorney? Ayun, medyo nag-e-echo lang tayo with Attorney Edward Chico. Okay. Parang kahanda si Attorney video clip. Ngayon at kailanman man. Yun, diba? Try natin ulit, Attorney. Paki-check natin muna. Attorney, naka-mute ka, Attorney? Okay, hindi natin napapakinggan si Attorney, pero nagsasalita sa Attorney. Pasensya na po, live po yung ating show, ha? Yung mga kaibigan ho natin, inuulit natin, yung mga nakikinig ho sa atin ngayon sa radyo, at saka yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live, pwede ho kayong mag-comment, bumate, o magbigay ng inyong mga katanungan. Okay. Basta gamitin nyo po yung hashtag Basta Batas. Dahil mamaya, malay nyo, baka kayo yung manalo ng 150 load. Nakikinig ulit tayo, kabatas. Okay, and medyo nagkakaroon ng technical difficulty, technical adjustments at difficulty yung ating mga kasamahan. Pero paalala lang natin, DJ Piolo, DJ Rico. Yung mga maraming mga katanungan na pumasok ko sa atin ngayong gabi na ito, and yung actually dapat may tatawagan tayo mamaya, pero baka matawagan na natin lang. Siguro standby na lang muna, tignan natin mamaya at tignan natin kung paano yung mangyayari. Pero for sure, pag naayos na ho natin ito, dire-diretso na nating sasagutin yung mga katanungan. Pero pwede siguro muna tayo mag-shout out sa mga And siguro next week yung ating andito na si Papa at nagkakaano tayo dito Shout out na lang muna tayo, DJ Rico. Eto sabi, eto good vibes lang to, DJ Rico, Ang sabi niya Mama Catherine Mora, let's watching. Aba, present tense ba 'yon? Let's watching. Naririnig niyo na 'to? Ayun, okay ka na. Napag-usapan natin kanina yung Sanggunyang Kabataan Act, Well, actually, ito yung amendment kasi nung Kongreso. Unang-una, gusto nilang bigyan ng monthly honorarium ang ating mga SK officials, which I think is also appropriate kasi talaga naman sila yung nagtatrabaho at kung may honorarium sila, nagbibigay tayo ng incentive. And besides, it is also a form of discouraging them from committing any corrupt act. Kasi alam nyo, maraming mga kaso ang kinakaharap ng ilang mga miyembro ng SK na nakita ko na personal, usapin ng pagkakit ng pera, usapin ng pagkawa ng mga bagay-bagay na labas sa batas. So ito yung mga bagay na sa totoo lang ay kinakailangang i-address. At natutuwa ako, meron tayong bagong batas na ang layunin ay amyendahan at bigyan ng pagkakataon na kumita ang ating mga SK officials. Pangalawa, alam niyo kung anong maganda sa batas na ito? Pinoprofessionalize nila lalo pa ang ating mga members ng sanggunian. Which I think is only appropriate, hindi naman natin sinasabi kinakailangan ay hinihigpitan at pinagkakaitan ng ibang mga tao na tumakbo bilang SK members, but this law envisions to professionalize further itong pamumuno ng ating mga SK. And most importantly, nakakatuwa yung batas na ito kasi merong focus sa tinatawag na human rights sa unang banda. At pangalawa, sa gender equality or sensitivity. Alam mo kasi, sa pamamahala ngayon, malaki ang focus
Na una e tiyakin na naiintindihan, nauunawaan at naisusulong ang karapatang pantao ng lahat ano, at ito ay kinakailangan mag-emanate or magmula mismo sa konseho at sa sangguniang ang kabataan. At pangalawa, ay kumikilala sa karangalan ng isang individual anuman ang kanyang sexual or gender identity or preference. Walang discrimination. Yes. So kaya itong batas na ito ay nag-aantay na lamang ng pirma ng ating Pangulo. And it's just a matter of time at ito ay maisa sa batas na. At pag nagkaganon, congratulations sa ating mga kabataan, sangguniang ang kabataan members, dahil finally makakatanggap na rin sila ng tinatawag natin na honorarium. Ayan, katabi ko ang katabi ko ang reyna ng Vanguard Radio Network. Sana may paliwanag kong maigi itong sanggunian na kabataan. Pwede ba mag-comment, Jen? Sandali lang. May comment daw si Miss Jen. Sige. Oh, kasi alam mo, ang tanong ko, attorney, hindi ba pag pinirmahan ito ni Pangulong Duterte at naging batas na, ang issue nga sa sanggunian, sa SK, di ba, nagiging pugad, breeding ground daw ito ng corruption. Kasi imbis na Di ba ganun mga kabatas, di ba mag-comment siya? Diba? Tapos biglang bibigyan mo ng allowance na 5,000 a month. Dapat nga doon nga sila natitrain, di ba, sa public service. Tapos ang isa pa dito sa batas na, sa amendment ng batas na ito, sinasabi daw na kapag Supreme Court, pag SK Treasurer ka, kailangan daw qualification mo, graduate ka ng anong tawag dito? Yung may background ka sa accounting. Kasi nga, ang ginagawa nga natin dito sa unang banda is we want to really professionalize at tiyakin na maging efficient ang public service. Ngayon ang tanong, ito ba ay pagbabawal or pagkiti sa karapatan ng bawat isa na tumakbo at maglingkod kung magbibigay ka halimbawa ng kwalifikasyon? Hindi naman, kasi meron dito ang tinatawag na substantial distinction. Dahil nga kung ikaw ay treasurer, mahalaga na alam mo ang iyong ginagawa kahit bata ka pa. Patungkol naman doon sa honorarium, ito nga ay pagpo-provide ng mga incentives para sa ating mga sangguniang kabataan para nang sa ganun ay mabigyan din ng recognition yung kanilang ginagawa, ma-encourage sila. And on the other hand, this will also prevent them, ideally, to prevent them from doing anything na magre-resulta ng pagnanakaw sa kabanang bayan. May mga kasong ganyan. Meron akong kasong na-encounter dati na alam mo yung isang sangguniang kabataan member ay nagkaroon ng magandang laptop, nakabili ng sasakyan, at nagkataon ang tatay niya pa ang barangay chairman. Hindi ko nababanggitin kung saan barangay at saan lungsod. Pero naging issue talaga yan. Ano? So, okay. Well, 5,000 is 5,000. Diba, sabi nga, Anna Dizon. Gamitin ng mabuti. May Scarlett dati, sinabi niya yun. Tinanong siya, Anna Dizon is Anna Dizon. Hindi ko kilala kasi ang tatawag ng attorney. Okay. Siguro, last na lang. Pasensya na po mga kabatas ha. Kasi this is really an unusual sa technical side. Ano? Ganito po talaga. Pero first time na nangyari sa amin. Grabe. Yan. Pero ang ating mantra dito sa Basta Batas, bukod sa dapat patas, the show must go on. Pero nakaka-stress po talaga. Kanina, alam niyo, sa totoo lang nung nawala si Miss Jay, gusto ko sana kumante. Bakit? Sana kakantahin mo, attorney. Ano kung may nakakagulo? Yung kay Gary Bill. Baka sarili ka. Ano yun? Huwag ka na umiyak. Ano ba? Uy, sandali. May mga nag-hashtag na Basta Batas. Ito po yung makakasama, di ba, Piolo Rico? Yes. Yung mga nag-hashtag ng Basta Batas, sila yung mga makakasama at mga posibleng manalo ng 150 pesos. Tumataging din na 150 pesos. Dalawang load din ng 150. Last week, nagbigay din tayo. Nagpasalamat sila sa Basta Batas. Oo. Yeah. Tapos kung mga may tanong po tungkol sa batas, next week na po sasagutin niya ni Attorney Edward Chico. Oo. Paumanhin po ulit. Tumihi kami ng na-dispensa kasi nga very challenging itong Meron kasi kami technical difficulty. What pero the show must go. Magawi kami next week. Hindi naman nila nahalata. Tuloy-tuloy yung pagpapaliwanag natin. Attorney sample daw, sabi ni Zorin kumanta. Oh. Yung kanta gusto mo, yun na nga. Huwag ka nang umiyak. Yun lang. Kung yung bagong legal count, ano yan? Ano ba tawag? Legal Part ng legal team ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Congratulations. Yeah. Yun,
ko. Magpapaburger, Joe. Oo naman. Actually, pasasara ko yung barangay namin. Bakit? Eh, naghahanda ako isang tiganang tigig. Ayos. Okay. Sa ang yaman po niya, mga kabatas. Oo, di ba? Meron na ba tayong first winner? Ayun, yung unang panalo. Right. So, winner natin. Ito na. Ito na. Sino kaya ang first winner natin ng load? Ito si Rico. Ito na. Sandali. Yeah, ito na. Palitaman na natin kung sino ang first winner ng 150 na load. Ito, ito okay, draw na natin. Here we go. Good luck. Good luck. Good luck. Ay. Napating nanalo last week, hindi naman nanalo ngayon, ha? Oh. Ups. Winner, huh? Si Holly! Yay! Oh, nice, Rusty Dower. Congratulations! Ma'am, si Honey Zoy. Talagang enjoy na enjoy. Saba yung nalalo last week? Hindi naman. Congratulations! Oh. 150 pesos po na load yan. Paki-private message nyo lang yung inyong number, ma'am, at papadalan po namin kayo ngayon. Now na, ng 100. No, PM. Thank PM you. Ito po yung pasasalamat. Yeah, pasasalamat namin dahil nakikinig kayo at nanonood sa Basta Batas. Next winner! Yeah. Congratulations, winner! Second winner natin! Sino kaya siya? Here we go! Hinahani mo siya! Maganda kayo pa lang, honey. Akala laging boyfriend niya. Madjen Salvador! Madjen Salvador! Halayo ba? Ano, di ba may mahasal? Ano, lahat ng mga taga-Kawayan na? May mahasal, Madar, merong ahin. Ay, congratulations. Vincent Salvador. Correct. Uy, yung meron pong, anong tawag dito? Please dial them to message number and telco. Ah, okay. Miss Mahen at saka Miss Honey, paki-PM nyo daw po ang number ninyo at saka yung kung ano yan, Globe or Smart. Ano yun. Po? Yeah. So, basta patas Facebook page, ha? Oh, again, mga kabatas, yes. Magandang maraming salamat po dun sa mga nakinig at nagpadala po ng kanilang comments. Next week, tututukan po natin ang inyong mga hirit at yung mga tanong sasagutin niya ni Attorney Chico. Paumanhin po dahil hindi kayo namin na shout out ngayon. Ganda pa naman sana ng preparation namin. Shout out special request ni Attorney. Oo nga, yung shout out na yan. Oo. Kaya ako talaga kayo next week, Attorney. Oo, di ba, next week. Gusto ko, DJ, Papa P, dalhin mo yung ano mo, ha? Yung iyong dark mo. Glasses. Oo. Yung shades talaga. Kahit gabi lang. Ano po, mga kabatas, promise, abangan nyo na yan. Pagka napanood nyo yung susunod na segment namin na pinagbibidahan ni Papa Piolo, ni DJ Piolo, maiiba ang takbo ng buhay ninyo. Correct. Your lives will never be the same. We are very own again, ha? At yes. Ni Edward Chico, congratulations sa'yo, ha? Sa kanya. Yay! Ang bayad sa kanya ng cake. At dahil dyan, uwi mo na yan, attorney. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang matatanggap namin na tropeyo sa mga susunod na araw. Yes! Golden Buckley! Yeah, I-claim ka! But okay, alright, Tico Jan. Alright, mga kaibigan, isang makabuluhang Sabado na naman ang ating natunghayan dito po sa inyo programang Basta Batas. Lagi pong tatandaan na hindi po dahilan ang pagiging mangmang sa batas para ito po ay labagin. Alamin po ito every Saturday dito po sa inyong Basta Batas. At advance happy Valentine's po sa inyong lahat, mga kaibigan. Hindi baling magkakaparehas na o magkakaiba tayo ng mga kandidato, basta wag lang magkakaparehas ng mga jowa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Iyon, oh! Ang siya, mga kabatas, bawat mamayan sa lipunan ay may karapatang malaman ang tungkol sa mga batas. At dito, syempre, sa Basta Batas, hangad namin na iparating sa inyo ang tungkol sa mga batas na dapat ninyo malaman. Till next edition of this great weekend show from the top-rated radio station of Vanguard Radio Network in Cagayan City, Isabela, 95.3 Big Sound FM. Sa ngalan aking nakasama sa technical department, Kuya Romy, maraming salamat. My name is DJ Piolo. Advance happy Valentine's Day. God bless! At syempre po, ito po si Attorney Edward Chico na nagsasabi sa inyo na kapag may tinanim, mayuhulihin. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado. At ito na po ang aming boss. Hindi ako! Mula sa bububo
Kaupuan ng Basta Batas team sa pamumuno ng aming presidente and CEO na si Mr. Noel Galvez, kasama ang Basta Batas team sina Bruce Mones, Victor Villanueva, Alberto Pascual at KitKat Galvez. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong pakikinig at panonood. Sana po may natutunan na naman kayo at nadagdag sa inyong kaalaman tungkol sa kasalukuyang issue na wanted Pastor Kibiloy at mga kasalukuyang batas. Basta batas, syempre. Ito po si Jen Galvez na lagi nagpapaalala, utang na loob, maghugas po kayo ng kamay pag after nyong gamitin ng banyo. At kung may tama, purihin. Kung may mali, kasi nakita ko kanini. Punahin. Basta batas, dapat batas. Until next Saturday, alas 7 ng gabi, heard on radio and seen on Facebook and YouTube. God bless you and God bless the Philippines. This is your Vanguard Radio Network. Important reminder, the opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas!